Sa likod mo. Okay, ano? So, congratulations, blacklist sticker natin tayo. Coach, yung thoughts niyo lang po about the game, kung yung sa performance po ng team niyo against the reigning world champions. Sa performance namin today, siguro compare sa mga nauna, this time, talagang nag-stick kami sa kung ano lang yung gameplay namin, walang anil sa aming base. Talagang more on fundamentals lang, walang gabis, walang kulang. Kaya ayun, maganda yung naging result dahil alam nila sa mga sarili nila na pag yung napunta kami sa ganitong play, ganito yung mangyayari or something like that, pati ibang condition. Kaya sobrang familiar nila sa mga nangyayari dun sa alam. Thank you po, Coach. Matanong ko lang, nag-contribute din ba yung bagong patch update sa gano'ng kayo ka-prepare sa bagong patch update? Para sa bagong update, more on tinamaan yung mga heroes na ini-smuggle na namin, ginagamit namin, which is hindi namin expected na, wait, pero ganito, kung hindi pa tayo pinapagulan ng na pagkakataon yung ini-smuggle natin mga na-nerver. Pero, dilatan ko pa din namin, more on talagang nag-isip kami sa kung ano yung mastery namin, even doon mga na-nerver. So, sige na lang, gamitin pa rin namin. And then, nag-work pa rin naman siya. So, siguro, yung mga heroes man-nerf, pero yung player hindi. Speaking of yung bagong patch update, kumusta yung Arlok third game, yung bagong Arlok? Para sa akin po, same lang eh. Kasi parang mana lang lang po yung nawala. Pero yun nga po, may unting advantage kasi hindi ka na mag-airball para kumuha ng mga nangyayon. Kay Oheb, kanina tinanong namin yung mga players kung sino yung pinaka nag-step up ngayon, and most of them sinabi ikaw, Super Marco, and sino nga yung isa? Si Pew. What are your comments on that? Siguro kaya nagmong ganun kasi nag-worry ng mga kapito yung mga trabaho. Kasi pag activated yung mga kapito, automatic na parang activated na din ako. Parang basta walang maiwan sa amin kahit isa lahat kami yan, magiging activated. May tanong pa. Next game is against RSG. So, isang team na naghahabol din katulad nyo, naghahabol din sa playoff position. So, how would you prepare that one? Same lang sa mga pag-prepare namin sa mga-ibang teams na kalaban namin. Wala din naman kami nilulong doon. Even sila yung naghahabol or nasa gitna, wala man sila sa taas. Same pa din ang preparation na ginagawa na kahit na mapa nasa top tier or nasa baba. Pare-pares. On a lighter side, kailan ilalaro nyo ba yung Bini jersey? Kung pwede, why not? Kung iyalo. Yung pink. Basta iyalo. Yeah, thank you. Okay lang. Coach, or any of the players can answer. Ano nagbago? Ibang blacklist niyo yun. This is just any other team. Eh. This is FCAP, the reigning world champ. Anong nangyari sa blacklist? Feeling ko dahil kami sobrang aming salo, tapos dami namin na heroes. Tapos, sabihin namin. Nabigyan namin yung best performance namin. Tsaka feeling ko sobrang laking factor ng practice namin ngayon. Kung mabas maganda yung mga performance namin. Kasi sa practice pa lang namin, parang ginagawa na namin yung best namin. Para sa akin lang, parang maganda rin kasi yung mga naging performance namin sa games. Kaya tingin ko na-translate namin siya dito sa NBA. Hindi ko lang yung mga past weeks na parang kahit sa practice na nga lang parang hindi pa namin yung game best na. Siguro tingin ko pa lang yung pump. Siguro sana rin sa mindset ng bawat isa. Isa rin ako dun. Hindi kagaya ng mga nakaraming
nag-stick ako sa isang winning team. Tapos may mga binago lang din. So, Coach, ano to? Are we going to expect more of this kind of gameplay from Lakis going forward in our coming weeks? Sabi na, kung ikikipin yung gantong momento na yung gantong work ethics, makikita ka talaga namin yung gantong gano'n at as long as makikip din namin sa isa't isa, individually, yung mga magagandang work ethics or habit namin. Habit namin. Anything? Thank you, Marco. Questions? Guys? Alright, let's move on to the closing. Thank you.